Today's topic, pinamagatan ko pong 8.33%. Yan. So, bahala na kayo mag-isip kung ano yan. Pero mamaya ako sasabihin bakit. I will grab the text from Book of Matthew chapter 9 and chapter 10. The Bible said from the Book of Matthew chapter 9 verse 35 onwards, then Jesus went about all the cities and villages teaching in their synagogues. So Jesus is moving from one place to another. Teaching in their synagogues. Tingnan mo yung trabaho ni Lord, ginagawa niya. Teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and disease among the people. Actually, this is what EGR is for. Yung teaching, preaching, healing, yan ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng deliverance na according to Luke 4:18 na sinabi niya na ang kanyang ministry. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. You know how critical is that? If you don't have a serious leader, if you don't have a serious pastor, kawawa ka. Inuulit ko po yun. If a person has no serious leader or a serious pastor, kawawa siya. Kasi I myself, I need guidance. I need mentors. I pursue the mentors. Pinapursue ko sila. Tinetext ko sila, tinatawagan ko. And I am, because of their massive and global exposure about the ministry from which Wi-Fi Win is also engaged with, talaga nagtatanong ako sa kanila how they made their ministry so big. Some people na tinatanong ko, they got 140 churches, 130 to 140 churches worldwide. Meron pang isa, 300 churches sa buong mundo. So kasi andun kasi yung calling natin, yung gagawin natin. So I need someone to advise me on this level. Guidance. Okay? That is why when you make yourself farther from the voice of Jesus, you will not hear His voice. Hindi mo talaga maririnig si Lord pag ikaw mismo lumalayo. The more you are going farther from Jesus, farther and farther, the more you are becoming closer and closer to your old life. Yung dati mong buhay. If you like your old life, okay yon. But if you don't like your old life and you see yourself go, you are going farther and farther away from Jesus, pakamukha mo na naman pakamukha si Satanas. Lahat tayo, halos kamukha natin si Satanas sa ating nakaraan. Pero nung binago tayo ni Jesus, na nung balik yung image na yon, na nawala during the time ni Eva at ni Adan. Pero sometimes, we are so enticed with the bait of the enemy to go away from God. Namimiss mo yung medyo Egypt mo, yung nakaraan mo, yun lang ang inaantay ni Satanas. Because Satan knows right from the mouth of God that he knows that when you went away again from the presence of God, 7 times more worse. Alam ni Satan yun. Dinig din ni Satan yun. Kaya, kayong mga lahat ng naging counter at mga dati pang naging counter from batch 33 down, Satan knows that when you put away yourself from the Lord, 7 times worse. Kaya kung may chance ka pa, may signal ka kahit 1 bar na lang yan, okay? Make sure connected ka pa. Makakahigop ka pa kahit paano. You see, sa internet, the more you go farther,
Pakunti na lang pakunting bar yan. Kuminsan, one bar na lang. Naiinis ka na kasi i-open mo lang yung picture, hindi mo ma-open kasi malayo na nga. Your vision is becoming blurred, nagiging blurred na siya. But you, when you go near to the router, downloading, napakabilis. Ang bilis mag-open, lahat mabilis pagka malapit ka sa Diyos. Do you understand? If you want to download something like a blessing from heaven, the more you are farther from the source or signal, the difficult to download the blessing. Dito lang po lumabas yan. Wala po yan sa ano ko, sa outline. Nakita ko kasi, naawa ako kasi, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. One of the dangerous impact of going farther or away from the presence of God. Yung mga pangarap na akala mo nandun na, mauudlot pa. You are almost there, then suddenly, things will change. At gusto ni Satan yun. Yung na-depress ka, nagkakaroon ng anxiety kasi hindi mo makuha-kuha yung gusto mo. Tapos meron pa siyang license to attack. Kaya siga, may na signal mo. Eh paano pag out of range ka pa? Dapat pala ang title nito, out of range. Paano kung lumabas ka pa doon sa range? Yun ang inaantay ni Satanas, yung lumabas ka sa range ng signal ni Lord. Paglabas mo daw lahat ng gustong gawin sa'yo ni Satanas, kaya na niyang gawin. Di ba pagka wala ka ng signal, para kang disconnected sa mundo, ang dami na ng message ng kapatid sa'yo, hindi mo nari-read. Di ba? Meron ng WhatsApp, meron ng Messenger, tapos, ang masakit nun, pat kung sobrang pagtago mo, pati signal ng tawag, hindi ka matawagan. Wala kang makuwang sustansya na nanggagaling sa Diyos at sa mga anak ng Diyos. Kaya you feel yourself so isolated. When you are isolated, you are on the crosshair of the oppressor, ng leon na lumalapa ng mga Kristiyano. Pag nalayo ka, you are out of range. Nasubukan ko rin ang mapalayo sa mga kapatiran. You know, when I was working in the Philippines, of course, on church sa Pampanga, so ma-assign ako sa mga projects, nandun ako sa malalayo. Nakita ko pag na-distansya, tapos yung mapuntahan ko pa, wala pang church. Unti-unting magtaka ka, papasok ka sa mall, lahat ng paborito mong worldly music, kakanta lahat yan. Sa bus, sasakyan, sabay-sabay yan. All the armaments of the enemy, sabay-sabay yan, aatake sa'yo, pabagsakin ka, habang you are out of range. Hanggang unti-unti yan, medyo ang puso mo, na-worldly na. Yung dating pineapple juice, nagiging sun big light na. Ito yan. Then, you start to defend your sin. Masyado na mamayigpit ang church. Yan na. Padang uli, ang kahuli-huli niyan, kasalanan ng pastor. Tama? Sabi mo dito, tapingin mo sa tabi mo, wala dito nun. Kaya alam ko, pagka pinagbibintangan na yung pastor, alam ko na agad yun. Siyempre, dami ko na rin experience sa ganyan, kahit paano. Basta, pinagbibintangan mo na yung church, saka yung pastor, alam ko na yun agad. Hindi naman kita to condemn you, pero kailangan mo na ng matinding tulong. Wala na signal to. Padala ng router yan. PID nyo na yan. Sure ako, bagsak na yan. I know this. Then, he said to his disciples, Jesus to, no? Kasi no, they have no shepherd.
The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. This is the reason why we have training. Bakit tayo may SOL 1, SOL 2? Magkakaroon ng SOL 3? Mag-i-invite tayo ng mga international speaker rin, baka sa April, just to teach us for the things we don't know yet, or empower us kung anong binigay sa kanila ni Lord. Why? The laborers are few. If you see yourself, though you are in the church for a long time, and you found yourself up to now, you are not yet becoming a laborer in the vineyard, this is that. It means the enemy is fully at work against you so that you cannot become a laborer or worker in the vineyard para sa kingdom. Why? Few lang kasi yan. At yan ang target ni Satanas, yung few na yan, babawasan pa. Tapigin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. So therefore, anong mangyari? Pag alam nang konti na lang ang mga manggagawa, sabi ng Bible, therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers in the vineyard or in the harvest. Yun naman yung pinagpe-pray namin. Lord, give us more workers because we cannot do it alone. Hindi namin kayang gawin to. Kami mga pastor lang. Primary lang. Hindi namin kaya to. Dapat kakayanin natin lahat ito. Sabay-sabay tayo magtatrabaho sa Panginoon. Is that okay? Sayang, isa lang pulpito. Kung 500 sana yung pulpito dito, tigisa-isa tayo, no? Kaya walang makikinig. Kaya okay na yung isang pulpito lang para hindi magulo. So after niyang sinabi yun, now we understand that the laborers in the harvest are few and many people don't have shepherd. Okay? Kailangan ng preacher. Kailangan ng may anointing of healing. Then sinabi niya sa Matthew 10 verse 1 to 4, sabi niya, and when he had called his 12 disciples to him, remember this term, 12 disciples to him, papunta sa kanya, he gave them power over unclean spirit. Tingnan niyo, sa encounter, hindi na lang kami ngayon nagde-deliverance. After namin mag-pray, pagpatong ng anointing oil sa mga kamay ng mga bolo, mga speaker, pag ganun ko, tumbo na lahat yung mga delegates. Pambira, wala man ang tinira sa akin. Mga hot sila. Why? They enjoy the anointing. Hindi mo ba aasamin ito? Andiyan ang anointing, galing yan kay Lord. Masarap magamit sa deliverance. I tell you. And when he had called his 12 to him, he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. That is a mandate. Okay? Ang isa sa fundamental operation ng church is to heal diseases sa anointed ng church. Kaya pa ng church, hindi niya pinaniniwalaan ng deliverance, outpouring of the Holy Spirit, pinagtataunan niyo mga pagdatang, finish ka na. Kawawang church na hindi wini-welcome ang move ng Holy Spirit, ang pagdatang pinagtatawanan, kawawa, kasi the demons can operate freely. I tell you, sabi ko nga nung isa, sabi ko, para mapatunayan, sige nga, magtabi tayo ng demon possess. Pag tumakbo ka, demon possess ka din. Tama? Eh si Jesus, pag nakakita ng demon possess, yung demon possess ang lumuluod sa kanya. Why? They need healing. Now the names of the 12 apostles are this. First, Simon who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee,
John, his brother. O, tingnan mo yung mga brother ni Lord. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew, the tax collector. Okay? James, the son of Alphaeus and Lebeus, whose surname was Thaddeus. So, mas pinapangalanan na lang siyang Thaddeus para mas madaling tandaan. Okay? And Simon the Canaanite and Judas Iscariot who also betrayed him. Nangita niya? Kawawa pala talaga yung Judas. Kasi, pala, if you will open the Bible, palagi yan nakasulat. Kasi that is his identity. And Judas Iscariot, who also betrayed him. Open your, if you will open your Bible gateway, type Judas, that is always comes out on most of the verses na included siya. Okay, so sa ating pinag-aaralan, you can differentiate a disciples and apostles. Lazarus, Martha, and Maria are also disciples ni Lord. Amen. Pero yung pinili, mga apostles ang tawag sa kanila. Pero may tanong dyan, kasama si Judas. Nagkamali ba si Matthew na ilista? Kasi kung minsan may tagalista, may nagsasabi, nakikinig siya, nakikita niya, sinusulat niya. Kaya kung hindi nagsulat, hindi nagdevotion, wala tayong binabasa ngayon. Did you realize how the Bible was written? May nagsulat nito. May nagsabi. And inspired by the Holy Spirit, despite of many authors, hindi nagkabangga-bangga ang Bible from Genesis to Revelation. Napakabuti ng Diyos, no? Kaya napaka-powerful ng ating binabasang Biblia. So in life, there are two realities. Number one, okay, who's going with you? Where you are going? And number two is who is going with you? Few months from now, I'll be turning 50. And I'm proud of it. Hindi ako nahihiya dati. Nahihiya ako. 50 na ako. Okay lang maging 50. Basta buka kang 22. Bahala ka kung gusto mong tumanda. Amen. May mga iba, matanda na, nagpapaitim ng buhok. May mga iba naman, bata, nagpapaputi ng buhok. Nung college kami, sabi ko, ang babata ng mga ano, pwede, ang super bata ng mukha, puting-puti naman yung buhok. Pag naman matanda, yung mga 70 naman, nagpapaitim ng buhok. So, choice mo kung anong mag-itsura mo. Okay? So, like what happened to Jesus, there are many followers, there are many crowds. Pero meron siyang disipulo lang, meron siyang apostle, at merong shortlisted na kaisa-isang beloved si John. Kaya John the beloved. So it means you should not be fascinated by the crowd. You know, I'm more worried if many people are clapping when I'm standing. I am becoming more watchful. I should not get any glory that belongs to Jesus. Pinag-iingatan ko po yun. Dati, pag walang palakpak, di tayo masaya. Ha? Pag hindi puno ang church, parang bad trip tayo. Ito yung pag-aaralan natin sa araw na ito. Okay? So, when Matthew wrote this, he wrote the what we call apostles and he also included Judas, the Iscariot, who also betrayed him. Bakit there are so many people there, why they need to include Judas? I think we need to accept that. One thing I saw from this verse, palaging may at or end. Peter
and sinisa? Andrew. James and Jed. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew. James and Thaddeus. Simon and Judas. Sometimes, I think we need to accept that we all have Judas in life. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw ang Judas. Pero tanggapin mo may Judas ka. Mga apostle to. Amen? Hindi to biro-biro. Sa dami ng may lista, dahil lista pa yung pangalan na yan. Eh mo, okay na sana? I don't know, sa inyong family, sino dito, yung tansya mo lang, na parang sa family mo, may Judas, say amen. Meron, ha? Meron. Okay. Sa barkada, yung may Judas na barkada, say amen. Amen. Yeah, dami. Sa church, mapapainom ako dito. Church without Judas is not a church. Amen. Unti-unti natin yan. At ano ang role ng mga Judas? If you first let us look from this passage from the scripture that Jesus, the Word in flesh, where legions of demons bow down to Him, needs help. Say amen. Kung si Lord, meron siyang pangangailangan to accomplish His mission, tayo pa kaya? Sabi mo sa katabi mo, no man is an island. And the thing is, it's very disturbing, out of all the wonderful names, biglang may Judas Iscariot. You know, we have all assignment in life. Not, hindi lang kami mga leader. Kayo din, basta Kristiyano ka na, meron ka ng automatic assignment na gagawin mo para sa Panginoon. And assignment is always greater than individual ability. Palagi yan mas, ang assignment, mas malaki yan kesa dun sa kaya mong gawin. Palagi kang may kailangan. Kaya majority, ang kalooban ng Panginoon ay magkaroon ka ng partner in life. Kaya kung iniisip mo na si Lord, masaya siya, wala kang kapartner, gusto niya may kapartner ka. Pero huwag yung Judas na kapartner. Amen. Sabi sa katabi mo, kailangan mo ng tulong. Brother, sister, si Lord yan, ha? Nangangailangan ng tulong. That's why He saw people with compassion. Someone should preach. Someone should heal them. So, He chose 12. I thank God for the vision of our church because it is actually aligned. Katulad ng sinasabi ng Bible. Okay? Everybody always requires somebody else. Palagi natin kailangan yan. Sa lahat ng aming trouble, ako, gusto ko talagang minimum na kasama ko sa travel si Pastora.
Totoo yan. Nag-travel kami ng Australia, 14 hours travel. Naramdaman ko. Ang wala siya. Ikaw ba naman mag-aruga ng dalawang bata? Lalo ko siya na-miss. You know, the land, the seed needs the land to accomplish its purpose. And the land will remain useless if there are no plants to be planted over. Punta ka sa Ras Al Khaimah, kahit na desierto, may tumutubong damo. Ibig sabihin, may interaksyon para lumabas ang damo, kailangan merong desierto na nahamugan. Tumubo yung konting damo, nag-enjoy ang mga camel. Nakita ko, they were released from the pen. Nag-enjoy sila. Nung ando na yung camel, nag-enjoy naman ako. Bakit? May pipicturean akong camel. It's a chain reaction. Everybody needs somebody. Don't say you can make it on your own. Marami akong nakikita ng sasabihan. Ako pa! Yan. Meron akong laging naririnig. Ay, lingkod pa naman yata ng Diyos to. Pag narinig mo siya, Pastor! Single-handedly, tinaguyod ko ang aking mga anak. Wow! Parang walang kumpanya nag-bless sa'yo. Nakipagtrabaho ka sa company, kaya mo naponduan yung pangailangan ng mga anak. Hindi ka nag-iisa. Amen? Bakit? Ikaw ba yung piloto mag-isang pumunta sa Dubai? Palagi mong kailangan ng kasama. Amen? And the question in life is this, who is in your life na end sa'yo? And that is very, very important. You need somebody, but you don't need everybody. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lahat ng nandiyan sa paligid mo, kailangan mo lahat. They may be there, but there are select people intended for you. Amen. Hindi lahat ng gwapo, iyo. Tama. Gusto ko nga sa'yo, yung matapat sa'yo, yung kamukha namin pango. At least solo mo. Hello? Anong linya natin doon? Kailangan mo ng tamang kasama lang yung itutulak kang maging mabuti. Palakpakan naman natin ang Panginoon. You don't know, you should not be a person of collector of likes whenever you post. You know the truth? The truth is this. Likes does not mean Jesus likes you. Kahit marami nag-like sa post mo, hindi nangangahulugan na like ka ni Lord. And the crowd cannot confirm your purpose. Kahit magsantambak pa yan, crowd cannot confirm your purpose. So, it doesn't mean na parang maraming kumakampi sa'yo. Tama ka na. Amen? Ako, kaninang nagte-testimony na naman yung mga magandang testimony. Ando kami sa likod ni Pastora. Palagi lang namin sinasabi, paano kung walang encounter? Paano kaya kung itong mga disciples na to, mga apostles na to, hindi na-encounter si Jesus? Paano kaya sila? Okay. So, if you will look onto Jesus, even if He healed many, He fed the thousands, not all became His core. Hindi lahat binigay niya sa circle niya. Why? Because Jesus understand boundaries. Sabihin natin, boundary. So, and it's like
Shasha at Shasha. So, si Lord, naglibigay siya ng fence. Lagi ko itong sinasabi. Fence is not to restrict you. Fence is your protection. Before I forget, let me give you this line. Bad money can spoil good money pag sinama mo. Amen. Bawa, meron kang good money and bigla kang nagkaroon ng bad money. Pag hinalo mo yon doon sa good money, kahit konti lang yan, pag hinalo mo dito, panis lahat ito. Tama? Kaya pag sa kasama, tamang kasama, yung maayos mo, nagugulo. Yung pangarap mo, hindi natutuloy. Kumisang makikita mo, yung pangarap ng iba, natutuloy. Yung iba lang ang hindi. Nakas nakaka-frustrate yan. Why? It is Satan's intention for you to feel anxious. Magkakaroon ng anxiety, depressed, parang wala ka ng gana sa buhay. Ang totoo lang nun, you don't have the right environment. Say amen. So si God Himself established a boundary. Anong linya natin dyan? There are people God did not ordain to be in your life. Don't force them in. Sabi ng ating slide. Don't force them in because God sets boundaries so you can accomplish your purpose for Him. Amen? I repeat that. There are people God did not ordain to be in your life. Minsan, parang bukas silang okay na nasa circle natin. Pero hindi mo alam, end pala sila. Judas. Pasalamatan mo na lang kung hindi ikaw yung may espiritu ng ganun. And most Judas, they don't know they are Judas. Masakit yun. I repeat this. Most people with Judas spirit, they don't know that they have Judas spirit. Because all they desire is to get what they can get from people. Basta ang intention lang niya, oy, kasama ako sa grupo ni Jesus, ha? Basta ako, one day, ibebenta ko siya para makakuha ako ng 30 pirasong pila. Yan ang intention niya. And why, ang thing I observe with Judas, he is with the team of Jesus, but he has his own agenda. Kaya sabi ni Lord, oh Judas, gawin mo na. Yung dapat mong gawin, bilisan mo. Because Jesus knows. Jesus knows. Yun ang napansin ko, sabi ko, grabe. Pag may Judas spirit pala yung tao, kahit kasama mo siya, ibang agenda niya. And one day it will surface. At eto pa, pakinggan nyo mabuti ito. Ang tao may Judas spirit, kasama niya yung kalaban sa'yo. Napansin niyo yan? Si Judas, kasama niya yung mga sundalong aresto kay Lord. So, a person who has a Judas spirit against you is with people who are against you. Hello? Is that not true? It's true, isn't it? Kasi biblical yan. Kaya yun, hindi ko mo kadyan siya, kasama mo. Hello? Kadyan yan, nag-aantay ng timing para i-betray ka. Ang masakit, andyan talaga yan. Kasama sa buhay. Hindi mo maiiwasan. Kung pwede sanang wala eh. Pero andyan talaga sila. At hindi ang katabi mo. Sabi mo, hindi ko yan. Sa gwapo niya, ang ganda niya. Hindi yan. So si God, meron ang inordain para sa iyo. You must be discerning. Amen? Mabuti ang Diyos. Palakpakan natin siya. Stop forcing people to enter your sphere. Okay? And huwag kang masyado mag-regret na may mga tao talagang inaalis si Lord para ma-accomplish yung purpose mo.
Say amen. Life is like that. Sa business, may hudas. Tama? Misa, wala kang ginawa, na-terminate ka. May yun namang boss, tinerminate, yung magpe-bless pala sa kanyang company. Say amen. Sometimes it's like that. Kaya kumisan, if you are a Christian, you are employed. If you are prayerful and blessing the company, if they fired you, pagka matured ka ng maisip mo, sayang, pinagpe-pray ko pa naman ang company na to. Ngayon, kung matino ka, kahit wala na ako sa company ito, kahit tinanggal ako, ipagpe-pray ko pa rin sila kasi love ko sila. Ganun ang may magandang puso. Amen. Palakpakan natin. So yun yung Peter and, hindi yung Jude and Judas. Hallelujah. We have to accept that life is like that. Sabi sa makatabi mo, you have to accept it. If I'll be reading mamaya another verse with the same selection of the 12, makikita nyo kung anong ginawa mismo ni Jesus. Dito muna tayo sa mga linyahan natin sa ating binasa. For me, stop calling Judas as one of the apostles. Hindi ko mo sinelect siya, apostle na siya. Ang apostleship, trabaho yon. So ang naging trabaho niya, taga-betray, hindi siya gumawa ng apostol. Siguro, nag-apostolic work siya, yung nakikilagay ng inumin, no? Kaya sinabi ko nga, kahit nandyan siya, hindi nanganghulugan, kasama siya. It can be, his name it can be listed, but he is an Judas. Amen? Nakakasunod po ba tayo? Okay. So, for me, on my view with that verse is Matthew may have mistakenly listed Judas as an apostle. Siguro in the long run na lang, after niya magbitin, hey, basta sama-sama ko pa kasi ang pangalan na to. Pero maybe he was there for a reason. Kaya yun ang alamin natin later. Because sometimes, you thought you can trust people, but they are not actually trustworthy. Kasi sa katagalan mo lang makikita yan. Kaya please, stop calling Judas an apostle. And also, don't think she or he is friendly, but never knew what friendship means. Question. Bro, kung ikaw meron 3,000 Facebook friends, huwag mong ipagmalaking friend mo yun. Tama? Hindi ko nag-confirm ka, friend na talaga kayo. I can say connected kayo, pero hindi kayo friend. Ang friend dapat kilala mo, tama? Amen? Friend ko na yan eh. Pero kaya naman naging friend, pinindot mo lang confirm, friend na kayo? Anong friendship doon? Ang friendship yung andyan siya bilang kaibigan. Ako, sinasadya kong hindi ko na alisin yung iba para pag bumuga ako, nababasa nila yung salita ng Diyos kahit paano. Pero pag napansin ko na yung pinopost ko, nasasaktan siya, ang ginagawa ko, inaalis ko sa friends ko. Ayokong maging dahilan bakit sila laging galit sa mundo, akala pinipersonal ko. So ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko sila. Pag naman tinanggal ko siya, nagwawala naman. Sabi ko, hindi ka friendly, pero gusto mo, friend kita. Okay? So, pag friend mo, dapat kilala mo. Sabi sa katabi mo, mag-ingat ka sa mga friend. Kaya pag naging mabilis na maging boyfriend mo, delikado yan. Kasi may friend din yun, di ba? Girlfriend! Mabilis, pag binis sa bo, mahirap din yan. Kaya hindi yung kinukuha sa tangos ng ilong. Sa pagiging friendliness ng puso yan. Amen? Okay. So stop putting people on the list of friends. They don't belong. Amen?
Okay. Kung mapapansin mo, pangalan ni Judas, pagka Judas, who betrayed Jesus. You must know the identity of these people na nakapaikot sa iyo. Siyempre, may papansinin ka, meron kang hindi papansinin. Kasi meron mga tao na talaga nakadugtong na sa pangalan niya. Hindi mo na yan maialis kasi ganun talaga siya. Halimbawa, si Petrang Masungit. Andun na yan. Lalo na, noong nag-graduate ng college, yun na yung identity niya. Kahit na nag-apo na, basta yan natatayin, noong college kami, Masungit yan. Mapangopya yan. O, siguro, dahil sa kaya yung mamayaman ngayon yan, noong college kami, nangongopya yan. Siguro, noong nag-business yan, nangopya din. Pero mga tao, pakitaan ka man na maganda, hindi nangangahulugan na yun na sila. Pwede yung betrayer, backstabber, cheater, kasi meron ang Judas spirit. Amen? Naisip mo na ngayon, ang Judas pala, normal. Do you believe that? Every group may Judas. Ang pinakamasakit sa spouse, mag-asawa na lang, Judas pa yung isa. Tama? Posible. Amen. Kaya mag-pray ka, pag ganyan ang Judas, kaya mo yung lampasan. Tingnan mo, si Judas, he never committed, he's not in the prayer meeting, pero gusto niyang palagi na nandun sa spotlight. Ganyan ang ugali ng mga Judas spirit. Okay? Tagalugin ko ha, sa mundong ito, hindi ka pwedeng mabuhay nang walang Judas sa buhay mo. Masakit, pero totoo yan. Siguro sa opisina nyo pa lang, nararamdaman mo na may Judas. Sa jeep, meron ding Judas. Sabi nga ni Pastor, God knows who does not pay. Amen? Sa buong life mo, sigurado ako, makaka-encounter ka ng Judas. Nung mag-pandemic, naglabasa ng mga Judas. Judas ang ugali. Amen? So, anong linyahan dan? Ito naman, bakit 8.33? Sabi mo na katabi mo, bakit kaya 8.33? Napakasimple lang. 1 over 12. 8.33% lang si Judas. Out of 12. Amen? Tama ba yung accounting ko? Oh, ano bang ibig sabihin yan? Okay? Huwag alisin ang tiwala sa lahat dahil sa kasalanan lang ng isang Judas. Amen? Amen? Amen. Look, if there are people who misrepresent Wi-Fi win, pagsisiraan yung buong Wi-Fi win, unfair sa akin yun. Kasi hindi naman lahat sa Wi-Fi win merong Judas spirit. Sabihin mo, hindi ikaw yun. Tabi mo. You know, some few people don't represent the whole thing. Noong ang church nag-uumpisa pa lang, panaginip ni Pastora Maylin, isang upo. Nakita ka na yung upo? Ano sa English yung upo? Yung malaki. Okay? May sira doon sa una, para maging usable yung buo, tinanggal lang yung konting sira na iluto pang kabuuan. Sometimes, this is the problem of people who have the Judas spirit. Matthew 27:35, when Judas who had betrayed him saw that Jesus was condemned, okay, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. Ibig sabihin, na-convict din si Judas. Hey, pero nung ginagawa niya yon, hindi niya maunawaan. Judas spirit nga. Hey, sabi niya, I have sinned, he said, for I have betrayed an innocent blood. Sabi naman ng mga priests, what is that to us? They replied, that's your responsibility. Parang sabi, para sa amin, importante sa amin, nahuli na, na-arresto na namin si Jesus,
Bahala ka na sa buhay mo. Tingnan mo, and Judas threw the money into the temple and left. Ibig sabihin, yung palang inaakalang pakinabang ni Judas sa pagdedetray niya kay Jesus, hindi niya pala mapakinabangan. Oh, ang iyanong, anong dinyahan natin doon? The outcome of betrayal will be thrown into waste. Mababaliwala lang. Pero itong matindi, then he went away and hung himself. Yung merong mga Judas spirit, hindi na nila napakinabangan ang pagiging Judas nila, magse-self-destruct pa. Kaya dangerous ang spirit na yan. Pag nararamdaman mo parang ino-occupy ka na ng spirit na yan, pag-pray mo na, Lord, I hate this spirit. Sabi mo sa kanya, declare tayo, Lord, no Judas spirit in me. If you see this spirit is working in me, say it. Deliver me today. In Jesus' name. Kasi pag hindi mo dineclare yun, nandyan sa'yo yun. One day magsa-self-destruct ka. One day parang ayaw mo nang mabuhay. One day parang ayaw mo na sa Dubai. Parang hindi ka masaya despite of everything. Kasi hindi mo nga napakinabangan yung maybe naging Judas ka kay Lord. Iwag natin sa bansyadong banatan yung pangalan, yung espiritu na nananahan kay Judas. Okay? Kaya, dahan-dahan lang. Well, you better be careful when you encounter Judas and doubt everybody else. Hindi po lahat ay nag-Judas. Ngayon, balik tayo dun sa linyahan ng Book of Luke. At dito po ako magtatapos sa verse na to. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain, si Jesus to ah, to pray, si Jesus yan, and continued all night in prayer to God. Si Jesus yan, nag-overnight prayer. Si Lord nag-pray. Before, when it was day, he called his disciples to himself. Bago siya pumili ng kornya, nagdasal muna siya. Kasi critical yan sa kanyang magiging ministry. Anong sinabi ng Bible? And when it was day, he called his disciples to himself and from them he chose 12 whom he also named apostles. Sino yung una? Simon, Peter, Andrew, his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James, Simon the Zealot, Judas the son of James, and Judas Iscariot, who also became a traitor. Nakita niyo, palagi nakadugtong yun. And this time, Luke, the writer, he wrote it. Luke wrote it that Jesus prayed all night long before he chose his 12. And that is Jesus. So, si Jesus mismo, meron talagang Judas. Hindi mo pala mataalis sa buhay mo ang Judas. Sabi mo sa katanggap, tanggapin mo may Judas. Yung nag-pray na, si Jesus mismo, lumabas pa rin si Judas. Grabe! Nag-pray ako na mapapangasawa, may Judas pa. Hindi mo maiiwasan talaga yan. Kahit magda-pray ka pa magdamag, lalabas pa rin si Judas. Hindi tawas yan ah. So ano makukuha natin dito? Patapos na po ako. Prayer first to make a decision. Si Jesus mismo, nag-pray siya bago siya nag-desisyon. Ang tanong, ikaw ba, bago ka mag-desisyon, nagpe-pray ka? Sabi sa katabi mo, Inihingi mo, boyfriend? Hindi ka nagpe-pray ng mabuti? Mag-pray ka, 10 seconds, gusto mo, pinakinggan ka ng langit? Come on! Lifetime yan! Kailangan at least magdamag. Amen?
Hallelujah. You must pray first so that your decision is aligned to the will of God. Kailangan kang mag-pray. Amen. Eh kung nag-pray ka na nga, may Judas pa. What more kung hindi ka nag-pray? Ang pinamahirap na desisyon sa buhay ay yung hindi mo ipapanalangin ang iyong magiging desisyon. Amen? Ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ay yung hindi ipinanalangin. Sabi mo sa katabi mo, manalangin tayo. Sabi mo sa katabi mo, manalangin tayo. Yung hindi ulit-ulit. Okay, dapat panalangin mo, unique yung para sa'yo. Ito, sa pananaman linyahan, malapit na talaga tayo matapos. Madali lang namang sumablay, huwag ka lang manalangin. Amen. Gusto mong sumablay, huwag kang mag-pray. Tapos mag-desisyon ka. Ang tawag dyan, goodbye. Hindi pwedeng hindi ka nananalangin. Kasi Lord, critical na desisyon, nanalangin siya. Magdamag tayo pa. Okay? So, ano ang ating take away mula sa araw na ito? Alam mo, kung nararamdaman mo may Judas spirit ka, luhod mo na yan. Hindi ka niyan dadandanan. Hanggang bigtian ng neck yan, doon ka niya dadalin. Isuko mo na yan sa Diyos. Si Judas, marunong din mangis, pero killing kiss. Imbes ng kiligkis, kilingkis, sabihin, aligan ko siya. Diba? Marunong din umalik yan. Kaya mayroong halik ni Judas. Pero, listen to me. Ano naman ngayon pag anak ka ng Diyos? Here we go. Kapag ka naman pala lingkod o anak ka ng Diyos, kailangan mo ng Judas sa buhay mo. Why? If there is no Judas, Jesus' purpose will never happen. So ano mapupulot natin doon? Paghandaan na nating may Judas tayo sa ating buhay at humingi tayo ng gabay sa Diyos, manalangin tayo para marating pa rin natin ang ating purpose. Sino distong gusto niya, marating niya ang kanyang purpose? Nakita mo, kung minsan may pangarap ka, may sagabal, akala mo kasama yung pala Judas ng buhay mo. Sometimes, this Judas will force your knees to pray. When Judas of your life surface, maybe you are no longer praying. Maybe you are so relaxed. Maybe you are so contented with your discontentment. Yung okay ka na, tanggap mo na lang, no? Yung kahit makasira sa'yo, no, ilaban mo sa panalangin. Kasi if Jesus don't know how to pray, how he is going to endure the outcome of having Judas in his team? If you are conscious with your purpose in life, you are unstoppable to carry it out with the help of the Holy Spirit. Tandaan nyo, si Lord, kahit may Judas, nangyari pa rin yung purpose. Amen? Amen? Kaya, lalong ang pinakamasama ay maging Judas ka sa sarili mo. Judasan ko nga itong sarili ko. Masakit ito, kaibigan, but you have to accept it. I pray, hindi ikaw yon. Pero kung ikaw yon sa family, kung ikaw ang Judas sa organization, or anything that you are involved,
mag-start ka ng manalangin. Na, Lord, sabihin mo, I don't like this role. I don't want end up hanging my own self. Sabihin mo kay Lord. Sabihin mo na. So, minsan naman sa mga kapatid, meron daw black sheep. Sometimes I want to believe that. Kasi, ay mahirap. Sino dito yung nag-iisang anak? Yung ikaw lang ang anak. O, siguro hindi ka nang hudas sa pamilya mo. Mag-isa ka lang. Mga kano naman yung hudas. Ikaw pa. Buti na lang, sobrang bait mo na. Kilala kita. Can you understand? Ewa ko, bakit ako masyadong nauuhaw sa topic na to. You know, we are heading to the Holy Week. And Judas played a vital role so that crucifixion will happen. When actually, for me, if you'll ask me, Judas still have a chance to repent. But he repented in a way that is not acceptable to God because murder is a sin. He killed himself. Why? Because of his wrong motive, even if he has the intimate time with Jesus. Kaya kahit, halimbawa ako, palagi kitang kasama, hindi nangangahulugan. You may be fascinated with what God doing in my life, but that doesn't guarantee that you are committed to my calling. I accept that because it happened to Jesus. But if you still have a chance to correct yourself, correct your heart of your involvement in the ministry, then please, let us work together to win the world, to win the loss. Okay? Spend your time in this world wisely. Life is just once. Siguro when I turn 50, I will choose my own battle. I will live life to the fullest every day. I must enjoy every day of my life after 50. That's my big plan. Of course, we will serve the Lord to the fullest also. But isa lang ang buhay, kailangan maging masaya. Amen. Pag alam ko na na-identify ito, Judas to, alam ko na. Hindi ko ganun didikit ng dedikit. Ibebenta ako ito ng 30 dirhams. Amen. Nakikuha niyo po yung message. They are just 8.33 of your life. It doesn't mean the rest of your life is being Judasized. Na Judas ang natitira. It doesn't mean na niloko ka ng isang lalaki. Lahat kayong lalaki pare-pareho! Ganun ka na. Hindi. Isa lang ang buhay. Meron diyang isa. Sabihin mo sa katabi ba, baka may isa nandito sa church. Huwag mo naman lahatin. Di ba? Kung minsan, mga Pilipino, sinasabi, mga Pilipino lahat gano'n. Yung Pilipinong hindi gano'n. Amen? Di ba, ano, nakikita niyo yung ginagawa ng Panginoon dito? Kasi sometimes, if you will not encounter Jesus, you will not see the Spirit in you. Kaya mahalaga may encounter mo si Lord. Huwag mo lang, tapikin mo yan katabi mo kung hindi yan nasa amin sa batch 33, huwag mo nang pakawala ng batch 34. Let us close our eyes. And if you see your heart as a trace of being Judas, I'm sure you don't like this role. You know, God has already given you a church. Naririnig mo naman yung testimony. Huwag ka nang pumalag. Huwag ka nang kontra ng kontra. Marami tayong babagoy ng mga kaluluwa sa buong mundo. Amen? Sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. Next time, ako naman yung magdadala ng delegates. Tulad ng mga narinig ko, na binago mo rin. Sabihin mo, gamitin mo ako, Lord. Huwag mong pahintulutan na darating ka na hindi ako nagamit. Maawa ka sa akin, Panginoon.
O sige, taas mo ang kamay, awit tayo, then tapos na ako, then I'll pray. Just close your eyes. You pray. Kung sakaling hinudas ka, yun ang hudas sa'yo, patawarin mo. Sige, patawarin mo na ngayon kung meron. Tapos kung ikaw rin yung naging hudas, humingi ka rin ng tawad. Sometimes, we play that role. Sometimes, others play that role, kaya hindi tayo. Pero, habang nakapikit ka, let me tell you this. Your purpose will still happen. These are just obstructions. Maybe the Lord have permitted to bring you closer to Him. Jesus already did the example. Because of His death, we were saved. His crucifixion, His suffering, put us into the position of success. We became His son, His children, and daughter because of His suffering. Because once upon a time, someone betrayed Him. And this time, kung ikaw yung ganun, I pray to God to forgive you and release you. Just close your eyes and raise your hands and keep praying. I give you one more minute to pray. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam, ang lahat kong di mo yawe ay tiyak mong ang nalalaman, ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ligid. Ang lahat kong libo, Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi ligid sa'yo. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam, ang lahat kong di mo Yahweh ay tiyak mo nga babatid. Salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hindi ligid sa'yo. Salamat, ikaw lang ang mahal.
Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin na ikatapatan mo ay naroon. Aming Diyos. Sige, gawin natin panalangin. Wala namang ibang Ginoo. Raise your hands higher. Sometimes, you know, listen to me very carefully. Many Bretons, I bring this warning to them. I already told them that a prophet spoke this about you. You know, it amazed me. Unbelievable amazement that sometimes even people already receive the message, the outcome of their opposition against the will of God, but still, they let the consequence to take place. Alam mo ang ibig sabihin nun? Alam mo na yung laban sa'yo, binalaan ka na, may nag-prophesy na sa'yo, ang tigas pa rin ang puso mo. Imbes na magpakumbaba, hinahantay pang mangyari yung consequence. Kaibigan, pag ganyan ang puso mo, mauuwi yan sa wala. Kaya ang pagpapatawad, ngayon na, hindi bukas. Ang paghingi mo ng tawad, ngayon na, hindi bukas. Huwag mong karirin yan. Hindi ka asenso, babagsak ka kapag kawalay ka sa kalooban ng Diyos. If you feel, if you see yourself, you know, the message is straightforward. It's not difficult to comprehend. Outside the will of God, when you go farther from God, your heart will no longer hear the heartbeat of God. Hindi mo nakatunong Diyos, hindi na ang pananalita mo, hindi na ang salita ng Diyos. Nagbabago ka na. And you are starting to impact yourselves with the curse and eventually impact even your family that is connected to you. You will see things that will not go as planned or God has promised you and it's not happening. I think you are being governed by this, what we call the Judas spirit. And you found yourself, you are a victim of this, you are just a victim. It doesn't mean you are disqualified. You just need to give your heart to God and admit you are sinning of this kind of sin. Please, my brethren, pumalag ka sa spirit mo ito. Dangerous spirit yan. Lord, sa gabing ito, dalangin ko ang bawat isa ay masumpungan nila ang biyaya mo sa kanilang mga buhay. I pray for their freedom from this curse. I know that many answered prayers are not taking place. Na desire nila. The answer to their prayers is not taking place. It's because of the blockage of this spirit. I pray for the success and blessing to your people because they are here, O God, having also hunger to serve you, to love you, but there are breaks in their lives, O God. Merong pumipigil, may humaharang. Lord, ang lahat ng ito, si Judas, kasama mo na mismo, Panginoon, hindi pa niya nakuha, o Diyos, ang nais mo para sa kanya. Hindi man siya marunong kung paano humingi ng tawad,
pinatay niya pa ang kanyang sarili. I pray, Lord, wala ni isa man dito nang maligaw ng tulad ng amin na pag-aralan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagsalangsang sa iyong kalooban. Kung, oo Diyos, kung humakbang kami na labag sa iyong alituntunin, patawarin mo po kami. Lord, pinagpapala akong bawat isa na dumalo dito na sa kapangyarihan ng Bananasantong Espiritu, anong bumibian, sino man nakabihag ng Espiriting ito, ngayon din ay mapalaya at makamtan nila kanilang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. All the first time attendee, can you raise your hands? Don't go. Continually close your eyes. Just raise your hands. Just raise your hand. First time attendee, yung ngayon lang po dumalo, pakitaas po ang inyong kamay. Sige, basta taas mo ang inyong kamay. Huwag kang mahiya. Nakapikitan lahat na naririto. Habang nakataas ang inyong kamay, sabihin mo, Panginoon, sa'yo lamang ako magtitiwala, Jesus, na ideklara ka na Diyos at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay nagkasala laban sa'yo, laban sa aking kapwa, at laban sa aking sarili. Patawarin mo po ako at tugasan mo ang aking kasalanan ng iyong banal na dugo. Banal na Santong Espiritu, niyayakap kita at willing akong manahan ka sa aking pagkatao. Sa katawan na ito, magpakailan pa man. Salamat sa tiyak na kaligtasan na aking natamo mula sa iyo. Salamat din sa kasiguraduan ng kaligtasan maging ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody, raise your hands. Raise your hands. Repeat after me. Say, Jesus, I declare my victory today. I am not possessed by the spirit of Judas. I am a productive power for the kingdom of God on earth. With the victory I have today, I possess success and the highest favor that is raining down from heaven is already on me. My family is blessed. My parents are blessed. My siblings are blessed. My friends are blessed. My business is blessed. My job is blessed. My finances is blessed. My health is blessed. I am sickness free. In the name of Jesus, no weapon formed against me shall ever prosper. Anak ako ng Diyos, maliwanag sa aking kaisipan na angking ko ang kayamanan ng aking Ama na nasa langit. Kailanman, hindi ako magkukulangan. I am the head, not the tail. I am a kingdom person and I am cautious that I am super blessed because of the power of the blood of Jesus that is covering me and the power of the cross that is in my heart. That is my position. That is non-negotiable. Satan, I kick you out from my life. You have no even square inch of my life. Because I am a complete possession of the Holy Spirit. This is my declaration with consciousness in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Victory is with me today. Shout hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon!